is the key. He will fill your emptiness. He will do the covering. If you want to be free, Jesus is the key. He will fill your emptiness. He will do the covering. Welcome to today's episode of UCAP and TBN Philippines Coffee House Sessions.
house sessions. Today we have Soul Driven, and narinig natin yung first song nila. It's entitled Maghari Ka. Tama ba? So Bea, would you mind introducing to us your band? Hello, we are Soul Driven, and we're composed of 5 members. My name is Bea. Yeah, go. Yeah, we're just young, young at heart too, and we're musicians in our church. We play for our church ministry, and so this is your regular worship team, tama ba? So every Sunday, this is the team that plays. The regular worship team, yeah. Okay. So, ang composition ng group niyo, nabuo ba siya because of the worship team or it's coming from different avenues? And paano ba nabuo yan? Actually, it started as really as the worship team. And my dad, which is the pastor, had this vision of forming a Christian music group that will write songs and make songs. So all of you, aside from Jordan, I think you're the newest member now of the group. So you've been together since when? Since 10 years ago. 10 years ago, no, I mean since 2016. And the song that you've just sang, yung Maghari Ka, 2016 din na-compose? Yes, 2016. Okay. So when it comes to your songs, I've listened to them firsthand nung record nyo nga ito, ano? And they are very catchy, very singable, very catchy. In fact, even non-church people can sing it. That's how catchy it is. So sino yung primary songwriter of the band? Ako. Yeah. Yes. Do you get inputs from anyone? No. Yeah, most of the time, I'm the only one who writes song lyrics. Okay. And when it comes to the arrangement naman, yung melodies? Yeah, when it comes to arrangement and melodies, they contribute, specifically my brother, is with me whenever we arrange songs. Okay. So si Jack, siya yung youngest brother mo, right? Yes. Pero siya yung kasama mo when it comes to the first initial arrangements? Yes. So talented. That's why. What can you say? That you are, you know, the primary arranger of the group? Praise God. Praise God. Hindi siya mayayain lang. Slight. Slight lang. Okay, so, Nick, is there anything you want to add in terms of, kasi you're handling the bass, correct? Oh. So, how can you incorporate naman yung bass mo into the songs that, you know, that Bea creates? Kasi po nung muna ko narinig yung song, bali ng bass lang din po una sa melody na. Tapos una, poste-poste lang. Then, nung makarating po kami sa recording studio, siyempre may mga nakasama rin po kami mga professional na musikero. Tapos ayun, mas bigay po ko ng advice ko. Kung may maya-add po kong maganda dun sa, like, dun sa mga rhythm ng bass, then sa bass line din po. Kaya ayun, yun po yung nakatulong din naman. Kaya gusto namin nag-build yung mga. At least all of you have, you know, incorporated your own, you know, inputs kung ano man yung expertise niyo. Adrian, acoustic guitar, tama? So how do you naman, in your part naman, how do you incorporate your own talent dito sa loop? Sa akin po, parang in-play ko lang po yung chords tapos ano, parang hinahanap ko yung tamang tunog po. Ayun, tapos pag nahanap ko na po, yun na. Pero when you go acoustic, ikaw yung primary na gitarista ng group. No. Di ba? Kasi si Jordan, electric guitar, lead yan siya. Okay. So, going back to the song, Bea, can you talk us through how did you come about writing Maghari Ka? From, you know, did you have any experience firsthand or ito ba may inspiration or influencers ka in writing this song? So
when I was writing this song, Maghari Ka, it was, I think, mid-August. I was really overwhelmed with what happened to my life. And I consider it as a tragedy, but, you know, it's a beauty in ashes, like, beautiful in ashes. And it's like the story in the Bible na prodigal son, like, he ran away from his father, and he pursued the things that this world has to offer. And that happened to my life like years ago. And then I was really devastated. I don't know what to do. And then with this gift that God gave me, he's the one who input the song lyrics. Like, actually, ginamit niya ako. But every message, the lyrics, siya yung nagbigay. And nakakatuwa, nakaka-bless. Kasi talagang hindi ko magagawa yun nang wala siya. Well, you know, as the saying goes in all the churches that we go to, no? Out of the brokenness is amazing, amazing love of God. Kung ano man yung binibigay ng Diyos, sometimes it comes out of our, you know, brokenness. So, Maghari Ka is a very, you know, I'm not gonna say it's a very slow song, but it's rather a mid to fast type of song that very singable talaga sa mga churches. What do you think, you know, in to our listeners out there, what do you think is gonna be the impact ng kanta na ito if they, you know, if they start singing this sa kanilang mga churches? Kasi talagang maganda yung message. Thank you. Yung, kasi there are people na contacting us na paano nga namin makakanta to. Like, is it applicable to praise and worship services? And for me, I encourage them na i-line up din yun. Specifically, or pwedeng, especially sa altar call, mga ganun. Because sometimes, pag na-invite kami sa mga missions with our dad, ang ginagawa namin yung Maghari Ka and Pangako as the altar call song. And I think yung impact na nakita ko when they sang this song is yung surrender talaga sa Panginoon na talagang nag-penetrate sa puso at isipan nila na wala na akong lilikuan pa, kasi babalik rin ako sa Panginoon, na yung buhay na to talagang para sa Kanya. And ayun yun, parang babasagin siya eh, nung kante. So I'm really blessed to know na people na nakakarinig ng mga songs namin or nakakanta nila, eh sila din ay nagkakaroon ng pag-surrender, pagbasa. So, and you know, UCAP is very blessed also to have you as its artist, kasi na yung genre that you embraced and the kind of lyrics that you write, it's different, it's on another level. So anyway, we wanted the churches to sing your song, so please do the honors of magbigay ka ng wanting tips on how they can play the songs. So mga keyboardist and pianista ng mga churches. Okay, alam naman natin na medyo mahirap magpiano pagka nasa flat in short notes. So what I usually do is I transpose my keyboard dito mismo sa system nito para doon sa parang kapo, para doon sa mismong ano talaga, tono ng kanta. Pero ito yung basic chords niya. So B flat and B flat yung intro niya, and B flat, then C, then A minor to D minor. Basically
dun lang umiikot yung buong chords niya, chord pattern niya. Actually, oo, medyo nilalagay lang namin ng style, pero dun lang, B flat, C, A minor, D minor. Okay. And pagdating naman sa verse, ganun din, same as the verse. B flat, C, A minor, D minor. Same din sa chorus. B flat, C, A minor, D minor. And I believe that yung tempo or rhythm ng bawat chord pattern sa bawat part, verse, chorus, same din sa ad-lib and bridge. Tama ba? Tama ba? Okay. Walang magkakamali. Four chords lang. Oo, wala pong magkakamali sa four chords. Hanggang pumunta ng ending, which is same din sa intro. So, ulitin natin. From bridge to ending naman. A minor, C, A minor, D minor. And then yung outro. And then C, A minor, D minor. And then bagsak, panghuli sa F. Ganun lang siya kasimple. Yes, ganun lang kasimple. So, do you have any special pattern sa gitara? Madami. Madami kong palapok yun sa gitara. Madami. So, kung iikutan natin, baka maubos yung oras natin. Or would you want to show them at least yung mga... Sa intro. Yung sa intro. Para makuha yung sumutunod nung kanta. Okay. So... simple lang siya. Pag-dude lang po yun, then yung last part dun is... So, yung buong intro lang po yun, so... teaching us how to play this song, Magharika. Although through keyboard, sabi mo na transpose yun, no? Kasi yung original key niya is B flat. Pero what I did earlier is mismo sa B flat. Okay. Alright, well, there you have it, guys. Magharika from Soul Driven. I hope you can, you know, help us by downloading if you want also to invite your listeners, your viewers, and on how they can also download these songs through YouTube network. Okay, hi. We're inviting you to continue to support us, our music, and our songs by downloading our songs through the website at youhubnetwork.com. And you can also stream our songs, Pangako and Magharika lyric video sa YouTube. So, yeah. Apparently, we're still working with the UCAP's Spotify time. Okay, well, again, thank you, Soul Driven. At ang susunod naman nating awitin ay Pangako. So, thank you very much. Sakit man ang pagsubok na iyong pinagdadaanan. Sa
Kahit marami magbago ang pag-ibig ko'y sa'yo.
Wow. Pangako, one of my favorite songs sa album ninyo, Bea. So, can you talk us through this song? Paano mo na simulan gawin itong kanta na to? I wrote this song year 2002. High school days. Maraming mga pagsubo, maraming mga struggles as a teenager. And even though na pastor's kid is coming, we still struggle as a person. And I remember sitting in the afternoon in our church na nagpe-play ng some just random chords. And then I just broke down that time. Hindi ko, bakit yung pakiramdam ko, wala akong tunay na kaibigan. Like, pagka uwi ako galing ng school, I know classmates ko sila and friends ko sila, but then I will realize or overthink na talaga ba? Or dahil parang naiisip ko kasi na since nung lumaki ako, hindi ako masyadong palalabas sa mga galing sa mga alone ako. And hindi ako sa Panginoon. And then, something happened again na nag-trigger na mas lalo madown ako that time. And imbis na kung ano gawin ko or what, usually ang gagawin ko talaga, pupunta ako sa church ng hapon, ina, and then I'll just play random chords kasama ng feelings ko. And then, ayun na, mag-start ako sa chorus. And then, sabi sa chorus, hindi ka iiwanan, hindi ka babayaan. Kahit mag-unaw ang mundo, kahit maraming magbago, yung pag-ibig ng Panginoon nag-stay pa. Kasi marami talagang nagbabago. Yung mo na-realize na mga kaibigan mo, family mo, mga tao sa paligid mo, even churchmates mo, hindi sila yung constant na kung ano yung sila, the first time mo silang nandiyan. Change. And then, sa na-realize ko, yung pag-ibig lang ni Lord ang hindi nagbabago, siya hindi nagbabago. Kaya, yun. Yung promise niya talaga, nag-ring sa ears ko na hindi kita iiwan. So, when you wrote this song, Bea, nag-start ka, isabi mo, sa chorus. So, yan yung unang part ng kanta. And then, is it during that time then na nalagay mo yung lyrics ng verses? Or on a different day pa yan nangyari? Actually, doon din mismo sa moment na yun. Ganun talaga ka, ganun si Lord. That time na I'm trying na mag-piece by piece na word. Kasi I know yung di ka iiwanan, hindi ka papabayaan. Pero paulit-ulit. And then, I tried na, wait, teka, paano pang pwedeng ilagay dito? And then, I pondered, nag-isip muna talaga ako ng pwedeng mga ilagay doon na connected doon sa mismong dalawang linya na okay. And then after noon, sakto yung kapatid ko si Jericho, galing siya ata ng school din noon. Narinig niya ako nag-keyboard, tapos sabi niya, uy ate, ang ganda naman yan. Sabi ko, tara, sige. That time, I think he's just 6 years old 7, yeah, I think. Because right now, 13 siya. So, nung time na yon sabi niya, ate, tara, paluan kita. Lagyan natin niya ng rhythm. So, ayun. Nagawa naman. So, you're saying na yung 6-year-old mong kapatid ang naglagay ng mga arrangement when it comes to drums. Mm-hmm. So, Jack, can you tell us more about this? Kwento mo naman, paano mo natulungan ng ate mo yan na magawa ng arrangement itong napakaganda. Actually, itong pangako, when I first heard it, unang pasok pa lang ng mga instrumento, sabi ko, this is gonna be a big song. So, out of a six-year-old kid, sige nga, paano yan nangyari yan? Nung pauwi, pagka pasok ko po ng church, naisip ko po agad na ang ganda nito, pwede na itong i-lunch agad. Ganun. Tapos... tapos, yun po. Nung pinasukan ko na po siya ng drums, naisip ko din po na gitarahan din po siya.
Tapos yun, nung patuloy-tuloy ko na po siyang dinugtog, naging maayos naman po yung nangyari. So drums and guitar. Yes, drums and guitar. Ang binigay niya sa'yo. Pati po pala bass. And bass. Yeah, oh, nag-try din siya sa bass. Sabi niya, sige nga ate, paano naman pagdating sa bass? Kasi we tried na syempre, pag gumagawa ng kanta, ang gusto din namin lagyan ng mga style. So we tried na, sige, gawin natin ang style. And then, yun na. So yung arrangement nyo before and now, is it still the same? Dati may rap. Yeah, actually, I almost forgot. May rap po siya talaga, oo. I mean, I remember pagka tinututog namin siya sa iba't ibang gatherings, may kasama kaming rapper. Christian rapper din siya, and church member namin si Fred. Naglagay siya ng rap sa na napakaganda din, sayang. Parang Project Grace din ang style. Ayun, naiba lang yun. Yeah. Naiba. So, well, for those who are watching us right now, for their information, your song, upon learning that, you know, that it's being recorded with UCAP, ginamit natin siya as a theme song ng Magpuri Pilipinas. Yes. So, it's a big song that we have, you know, that we have recorded. And with that, we all wanted our, you know, churchgoers, or hindi lang churchgoers, even yung, you know, regular listeners ng music, to learn how to play this song. So can you please teach us how to play it? Okay. So again, mahirap sa mga nag-keyboard, pianista na, lalo na yung mga from beginner to average or intermediate, na magstay sa flat. Pero ang ginagawa ko, meron naman akong transposure sa keyboard ko. So, I transpose it ng half. So, from C to C sharp or E flat. And then, dahil magic to, itong machine na to, pwede ko na siyang i-play sa original key namin na D. So, intro, F sharp minor G. Yeah, I don't know.
instrumental, same lang din siya halos sa intro. So F sharp minor, I think 8 times yun. 8 times na gagawin niya na F sharp. Piano na lang, D, G, D, G na lang. So, B minor na, sorry. G, yun pala, D, G, B minor, and then, proceed na dun sa normal na chord pattern ng chorus until mag-outro, mag-ending. And then, dun sa ending, di ba, merong wala nang kumakanta. Yung wala nang kumakanta, same din sa intro. Sharp minor. Sharp minor. I think 4 times yun. Dun sa pang, sa 4 times na yun, ending na. Okay. So, I think with that tutorial, matutugtog na ng mga yes. Kasamahan natin sa Body of Christ and all music listeners out there itong kanta yes. Ng pangako. Again, it's a very wonderful song. We'd like to thank Soul Driven for this episode today. The last song, again, is entitled Pangako. Thank you very much. Thank you for watching UCAP and TBN Philippines Coffee House Sessions. This has been your host, Nori Uy. See you all next week. No.